Yung mahalaga mga tong, yung tinatawag na PMS, preventive maintenance. Ibig sabihin noon, bago pa may masira, ayusin mo na. So yun mga tong, yun yung lagi nating tatandaan, hindi natatapos sa pagbili ng motor ang gasto. Here's your boy Brian O'Chill back at here again and again and again, and welcome back to another vlog. Yes sir. So nandito na naman ako, nagbabalik mga chong. Ilang araw na naman ako hindi nakapag vlog. Meron talaga mga panahon na nakatamad kumilos, no? Sumulang humiga sa bahay, pagtapos ng trabaho, tulog. May ganun talaga. Pero kailangan nating labanan yung mga katamaran natin sa katawan, kasi walang nagiging successful na tamad. So yun na nga mga chong, ang dami nating sinabi. Topic natin or ang pag-uusapan natin sa vlog today is, balak mo bang umuha ng motor? Balak mo bang umuha ng sports bike? Or nag-iisip ka ba kung anong motor ang kukunin mo? Kung first time mo ba? Kung meron ka ng dating motor at gusto mo bumili ng bagong motor mga chong, so itong vlog ay para sa iyo. Okay? So bibigyan ko kayo ng mga tips, mga dapat yung i-consider bago bumili ng bike, kung ano ba yung mga dapat nating isipin muna. So yan mga chong. So ito mga tips and tricks na to is based lang din sa opinion ko, sa experience ko bilang yun, alam nyo na no, vlogger tayo, kailangan may vlog tayo. Hindi mga chong, ano to, makatulong to, sinasabi ko sa inyo, sa pagpili ng motor. Okay, so bago natin simulan ng vlog, ipasok muna natin ang intro. Let's go. So I'm back mga chong. Ano ba yung mga dapat nating consider before tayo bumili ng mga motor? Ng mga motor. Wow, yaman mo naman. So ang una-una natin i-consider mga chong sa pagpili ng motor is classification mga chong. Pag sinabi natin classification, so ano ba yung mga classification ng motor mga chong? So tulad nung sa akin, sports bike, meron tayong scooter, meron tayong underbone. Meron tayong underbone na manual transmission, meron tayong underbone na semi-manual mga chong. Ito yung mga motor na merong cambio pero walang clutch. Wala silang clutch pero meron silang gear. Iba't ibang classification, iba't ibang gamit niyan. And then, iba't ibang classification, meron yang mga pros and cons. Pag sinabing manual transmission mga chong, ito yung mga motor na may clutch, may cambio at may gearing. Pag sinabi naman automatic mga chong, ito naman yung mga scooter. So yan yon, matic yon. So paano ba pumili ng classification na nararapat or para sa iyo? Syempre, unang-una sa lahat, para saan mo ba gagamitin yung motor? So pang daily mo ba? Pang portman mo ba? Kung first bike mo ba, gusto mo ba yung guppings na guppings kaagad? So depende sa reason kung bakit ka bibili ng motor. Kung pang daily mo gagamitin ng motor mga chong, syempre ang pinaka safe or ang pinaka para sa iyo is yung mga motor na automatic. As in daily rider ka talaga, gagamitin mo talaga siya sa commuter. Bakit? Sobrang traffic ngayon, lalo na kapag natira ka sa city, and then ang binabiyahe mo is city talaga, and yung biyahe mo is very rush hour tulad ng mga umaga, lasais, ganyan, 7 AM, para sa iyo ang scooter na motor. Kasi madali siya isingit, hindi mo na kailangan mag-clutch. Ang clutch kasi mga chong, yun yung nakakapagod sa traffic eh. Diba? Kapag sinabi natin the clutch, kasama na yun yung ngawit mga chong. Iba talaga mga chong sa experience ko, iba talaga yung feeling na nakasakay ka sa scooter, sobrang relax ka lang, kailangan mo lang pumiga. Good siya pang daily. Kung pang long ride naman ang hanap mo, pag sa scooter naman, eh ang masasabi ko dyan, okay din naman. Kaso, yun nga lang, para sa akin lang ha mga chong, medyo boring siya kasi kung nag-ride ka, pumipiga-piga ka lang. Pero sa iba naman, okay lang naman yun. I mean, mas preferred talaga nila yung pumipiga-piga ka lang kapag sa long ride, kasi hindi ka nga mapapagod. At the same time, most of the scooters is ang riding posture ng scooter is upside. It means yung katawan mo diretso,
yung kamay mo sa manibela is relax na relax lang. Okay, unlike sa mga sports bike na agaya nitong motor ko na sobrang aggressive ng riding posture niya, na kapag ginamit mo siya sa traffic, ginamit mo siya sa long ride, is naangawit masakit sa balakang, masakit sa likod. So yun yung disadvantage nitong sports bike, at the same time manual transmission pa siya. So do you get it, mga chong? Para naman dun sa mga semi-manual na motor, mga semi-manual na motor is below 115. Tama ba? Below 115 lang. Eh, mga XRM, Suzuki Smash, yung Sight. Ang Sight, alam ko, yan, semi-manual ang Sight eh. Yamaha Sight, mga chong. Mga motor naman niya yun, is very good for daily use din. At the same time, since mababa yung displacement nila, mas tipid sila sa gas. So yun ang advantage ng semi-manual na motor. Ang disadvantage naman nila, kapag yung mga dinadaanan mo palaging matarik, palaging pataas, palaging paahon, yun naman ang problema sa kanila. Since low displacement sila, ibig sabihin mahina rin yung power na ibinibigay nila. So yun, mga chong, yung pros and cons naman ng semi-manual na motor. Pag sports bike naman, syempre halos lahat naman ng sports bike is manual. And ang riding posture nga is very aggressive. So it means kung gagamitin mo siya sa daily, yun nga lang, mangangawit ka talaga. At at the same time, masakit sa katawan. Aminado naman ako doon, mga chong. Pero nasa sa'yo na rin talaga kung ano yung magiging comfortability mo. So next na consideration natin, di ba? Ito na, kasabi ko lang, comfortability. Kailangan komportable ka sa motor, mga chong, na gagamitin mo. Paano ka nasabing komportable? Kailangan yung motor abot mo. And kapag umupo ka sa motor, kailangan kapag binaba mo yung paa mo, abot mo yung ground. Ano ba ang Tagalog ng ground? Kalsada. Yun, abot mo dapat yung kalsada, mga chong. Especially kapag daily commute mo gagamitin yung motor, napakahalaga na abot mo yung kalsada, kasi bababa mo ng ibababa yung paa mo yun eh. Meron akong kakilala, mga chong, na dahil hindi niya abot yung motor, sumemplang siya. Bakit siya sumemplang? Traffic, nasa right side siya, nasa most right side siya ng kalsada. Hindi niya na-anticipate na malalim na pala yung kalsada. Pagkababa niya ng paa, na out of balance siya, sumemplang siya. Tumumba lang naman, hindi naman siya isemplang na talagang sumemplang, tumumba. So yun ang disadvantage, mga chong. So kailangan komportable ka sa motor. And at the same time, kung daily mong gagamitin yung motor, mga chong, hindi ko talaga marerecommend na bumili ka ng mga sports bikes, lalo na pag beginner ka pa lang. Mahirap nga talaga mag-adjust sa riding posture niya, na angawit talaga, especially sa traffic. Bubugbugin talaga yung katawan mo. Pero yun nga, kung kaya mong tiisin yung pagiging pogi, tiis pogi ika nga, so sige, mag-sports bike ka. Pero ito, sinasabi ko sa inyo, mga chong, dapat talaga abot mo yung motor. Abot mo yung kalsada kapag sumakay ka at umupo ka sa motor. Okay. Ang pinakamare-recommend ko na bilhin yung motor in terms of comfortability, syempre, number one pa rin dyan, scooter. Since scooter, mga chong, is very relaxed lang, and mabibigay niya yung comfortability na hinahanap mo. And kung medyo maliit kang tao, no, hindi ko naman inaano, pero yun nga, kung kinula ka sa height, mga chong, very good na very good sa'yo ang mga scooter, kasi most of the scooter is mabababa ang ground clearance. So it means mababa rin yung seat height nila. So it means mas abot mo yung motor. Okay? Meron akong tropa, no? Tropa na naman, no? Na naka-R15 din, medyo maliit siya, no? So inamin niya sa'yo na sobrang hirap na siya sa motor niya, no? Yung tipong gusto niya nang palagyan ng lowering kit yung motor niya. So ganun. Ganun siya katis pogi, mga chong, kapag bumili ka ng sports bike. And especially semi-manual, comfortability pa din yan. Andun pa rin yung comfortability, kasi hindi mo na kailangan humawak sa clutch. Pag traffic, kailangan mo lang ibaba at itaas yung gearing. So wala namang problema dun. Banking tayo. Oh, yeah. And next na category na dapat natin i-consider, I think ito yung pinaka importante sa lahat, mga chong. Syempre yung budget. So dyan ang papasok, kung ano ba yung motor na swak sa budget natin. Though meron namang mga motor or mga dealership na nag-offer syempre ng financing, which is yung financing, mga chong, ito yung magbibigay tayo ng down payment. Usually mga down payment, mga 10%, 15%, 20%, depende sa dealership, mga chong. And then babayaran mo siya ng, it's either 1 year, 2 years, 3 years, mga chong. So depende na lang sa'yo yun. Siyempre, pag mas malaking down payment, tapos mas bababa ang terms,
ibig sabihin mas mababa ang interest nun. So kasi pag nag-financing ka mga chong, merong interest yan. Kapag kinuha mo yung regular na down payment nila, tapos kukuha ng maximum turn, so expect mo mga chong mababa yung monthly mo. Yes. So which is yun yung karaniwan na kinukuha ng mga tao, kasi di ba budget eh, so kailangan nilang i-budget yung pera nila, pero at the same time malaki yung interest. Sa akin naman yung interest parang ano mo na din yun eh, parang investment ko na rin sa sarili mo. Okay, bibili ako ng motor para di ba kung gagamitin mo siya sa daily use, so mas matipid ka. Kasi bakit? Una sa lahat, kapag bumili ka ng motor, tipid sa gasolina. Hindi mo na kailangan, ay mali pa, mali akong dadaanan si Raulo. Hindi mo na kailangan isipin yung gasolina. At the same time, yung travel mo, mas mapapaikli mo. So yun, you get me? You get me? Yung kung bumabiyahe ka ng commute, bayan mo isa't kalating oras. Pag nagmotor ka, kaya mong gawin yun ng 30 to 45 minutes lang. Depende pa nga kapag sobrang luwag talaga ng kalsada, tapos medyo mabilis ka magpatakbo. Mas mabilis pa sa 30 minutes yan mga to. So yun yung ano, yun yung advantage talaga or pinaka maganda talaga kapag nagmotor ka. So yun, gawin mo investment yun sa sarili mo mga chong. Kung di mo kaya mag-cash, walang problema. Kung hulugan motor mo, walang problema. As long as binabayaran mo, as long as ginagamit mo yung motor, as long as napapakinabangan mo siya, as long as ikaw yung nagbabayad, syempre, di ba? Sulit yun. Ako na nagsasabi mga chong. Kung budget mo, pang China bike, walang problema. Bumili ka ng China bike. Basta mga chong, ang lagi ko lang ipapaalala sa inyo kapag bumili kayo ng motor, hindi dyan natatapos yung gastos. I mean, kapag bumili ka ng motor, yun na yun. Hindi pa yun mga chong. Meron tayong tinatawag na maintenance. So pag bumili ka ng motor, isipin mo mga chong, long term. Okay, isipin mo lagi long term mga chong. Tatagal ba yung motor sa akin? Okay, so yun yung lagi isipin nyo. Ako naaranas na ako or na-experience na ako ng China bike. Hindi ko naman dinidiscriminate. Siguro dahil first time ko lang gumamit ng China bike na motor, ang daming sira ng motor ko palagi. After siguro na ilang buwan, nababaliw na ako sa motor ko kasi ang daming sira. Siguro dahil hindi pa ako maingat sa motor noon, hindi pa ako aware kung ano ba dapat yung gawin. So yun, bumili ako ng branded na motor, which is ito nga, itong R15 natin, itong Yamaha, para kasi alam na natin yung ano eh, alam na natin na mag-maintenance, basic maintenance, yun yung mahalaga mga tong, yung tinatawag na PMS, preventive maintenance. Ibig sabihin nun, bago pa may masira, ayusin mo na. So yun mga chong, yun yung lagi nating tatandaan, hindi natatapos sa pagbili ng motor ang gastos. Isipin natin yung monthly maintenance niyan. Change oil, mahalaga, pinakamahalaga, pinaka-importante sa lahat. Kalimutan niya na maglinis ng motor, huwag lang yung maintenance. Okay? So yun lang, I think that would be it. So kung meron man akong sa tingin nyo is hindi nasabi or hindi natakal dito sa ating vlog to for today, no? So kindly comment it down. And then please subscribe na rin sa aking channel and i-like nyo na rin and hit nyo na rin yung notification bell para kapag may mga next vlog ako is updated kayo. Ba naman, no? So yun lang mga chong, I will end the vlog here. So thank you so much again. This is Brian No Chio. Ride safe and I'm out. Yeah.